Para sa akin, ito yung perfect spot kung gusto mong mapalapit sa kalikasan. Dito po tayo magluluto. Bigas. Mga pagkain kakaiba na may food trip pang kasama with Muriel and Mig. Lechong manok at pato sa lata. Ang mangyayari doon is yung lata natin would serve as a makeshift oven. Yung ating mga nilelechon na manok at bibe, parang masarap bigyan ng mas fresh na partner. Yung concept lang nung dish is tinola approach, pero para lang maiba din. Farm to Table, Sunday 6:45 p.m. on GTV. For it to happen. And I was never wrong. Being able to work with this very talented lady, and Direka Irene and the whole cast, the whole team, this is one for the books. And like what I've said a while ago na, I think this is one of my best projects in 2023. If not, so far, as an actor, ito yung isa sa mga I would consider ito yung ikikwento ko sa mga tao once na tumanda ako, because it really made an impact to my life. I can say I was very blessed to be part of this film. And to be fair with Alden, bukod sa lagi nating naririnig kung ano yung mga good side ni Alden, he really proved to me na he's really generous, talented, and I'll take this opportunity. I'm not emotional ako, ba't ganon? Yeah, sorry, yakit po ako, kilala niya naman po ako. And then, super proud ako kasi big part siya neto eh. And this film is really special to me, and this group really made an impact sa akin. So, I think kita naman, diba?
Ayun po, basta wala ako. No words can express how happy and blessed to be part of this film. And really want for the book talaga to. And naniniwala ako in God's perfect time, ibibigay sa'yo yung project na mahahappy ka sa soul mo na alam mong, thank you Lord, ito yun. This is my best film for 2023. And maraming salamat po for all your efforts. And thank you so much for coming to me. Parehas. Sweet. Salty. Road trip. Oh, road 50-50. Road trip. Road trip. Oh, beach. Dagat. Mountain. Beach. Beach. Iced. Or iced coffee. 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 To kain. Matutulog. Oh. Parehas na lang. Taros na. Champorado. Favorite Toro song. Ah, as it was. Oh. Kaibigan mo, wherever you will go. Yung pang malls yun. Pang malls. Or ano, or Harana. Michelle by the Beatles. Wherever you will go. Go to Karawas. Let me be the one to kinakanta. Oh. Anything na may sabaw. Rainy day, chocolate. Champorado. Lugaw. Spatos. Shoes. 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 Steak. Scooby! Sa panlasa ni Nicole Cooper. Siguro, for the view. Adobo. scrambled egg. Sweater. And joggers. All black. White shirt. Yeah. Black shirt. Get married. I did everything. Okay, tuloy listahan. Sweetest. Baka tanga na lang siguro. Asama ko, maghihatid sundo ko yun. Kaya talong yun. Siguro mga Chris Brown. Siguro sa... The Whitest Boy Alive. Lainey. Taylor Swift, Japan. Eras Tour, okay. Emote song. Iris. Emote songs. Cry, Cigarettes After Sex. Lainey. Malibu Nights. Emote song ko. Arthur Lennon. Pagsabo. Anyway. Somewhere na ano, nakasama ko yung anak ko. Siyempre, family ko actually. Basta may road para makapag-motor. Yun. Baguio. Kagagaling ko lang ng Korea na gusto ako. Malutong na balat. Ang food trip ng Pinoy, hindi kumpleto kapag wala ang mga regular na mga bida ng bawat putahe. Solid. Mga sangkap na nakasanayan, lutong binabalik-balikan, at patuloy na binibigyan ng panibagong atake ng mga foodies saan ka mang panig ng bansa mapunta. At ngayong araw,
Susuyurin natin ang iba't ibang mga lugar para makita ang bida sa mga pagkaing Pinoy. Ayan na! Ready ka na? Tara! Simulan na ang food trip! Solid! Una siyempre sa listahan ang karne ng baboy. Mapapalengke o farm, siguradong may mabibili kang baboy. At kahit saang restaurant, karinderia o fast food ka man pumunta, siguradong may pork dish kang makikita. In fact, sa sobrang hilig nating mga Pinoy sa baboy, tinataya ng mga eksperto na aabot sa higit kumulang 15 kilo ng baboy ang konsumo ng bawat Pinoy sa taong 2023. Hindi naman nakakagulat. Sa Laloma, Manila pa lang, mabentang mabenta ang mga lechon na star ng bawat malaking handaan. May iba pang ang version ng lechon na trending pa online. Nung minsang bumisita naman ako sa Tintano Farm sa Tarlac, nasubukan ko ring bigyan ng kakaibang lasa ang lechon gamit ang isang kakaibang ingredient. May bago na naman tayo na discover dito pagbabalik natin sa Tintano Farm. Tinatawag nilang pusa-pusa. Ang linamnam ng baboy, perfect ding isabay sa sarap ng iba't ibang mga gulay. Pwedeng steam kasama ang sariwang bok choy. Kung mas may time pa kayo, pwede nyo itong siguro i-relax lang sa labas or sa chiller for at least 2 hours. Pero ang pinaka-importante dyan is dry yung balat. So skin side down. Soy sauce. Pepper, of course. Sugar. Lalagay lang natin yung isa pang ingredient na magbibigay ng distinct flavor sa kanya. Siguro lagay lang tayo mga tig-tatlong piraso. Ang star anise. And once na nasalansan na natin yung ating panimpla, pwede na nating ilagay dun sa nag-aantay nating steamer. So, steam lang natin to ng mga isa't kalahating oras hanggang 2 hours. Pwede. Pagbalik natin, yung partner lang nitong bok choy, steam lang natin mabilis and then pwede na tayo mag-serve. At kung trip mong magpaandar sa susunod na barbecue party, pwede mong subukan itong pork ribs with smashed potatoes. So ayan, crisp boars, ready na yung ating pork ribs. Isi-season lang natin siya ng salt, pepper, and some herbs na meron tayo dito. And then babalutin natin ng foil, saka natin sasalang sa ating makeshift oven. And then, yung ating potatoes. So we just scoop this out para magdikit-dikit yung lasa ng ating mashed potatoes or smashed potatoes. Lagyan lang natin ng oil from our foil or dun sa ating pinaka-pork mismo at konting butter. And then we'll just season it with some salt. Pwede na natin i-plate. Ganda! Nakakalambot. Oo nga. Spot on. Naman siya lalagyan spot on. Parang fairness. Yeah. Na-happy ako. Hi ATM, it's me, Yay Guzman, and we're gonna play Rapid Fire Questions. Let's go. Salty. Road trip. Beach. Tea.
tulog. Champurado. Chris Brown songs. New Flame. Paraluman. Lugaw. Shoes. Dobontuyo. Black shirt. Nag-flash mob ako sa isang fast food chain. So, sinurprise ko si Shaira. That was 2014. So, 9 years ago. Chris Brown, syempre. Euro. Let's go. Pagsamo. Arthur Neri. La Union. Beauty. Parang hindi naman ako nagagano. Ano na lang, sige. Clado by Bench. Yeah, Clado. Elephant Pants. Kasi parang hindi naman ako yun. Action. Action movie. Mission Impossible. Black shirt. Jaggers. And slides. Chris Brown. Ba't iba to ba? Gusto nyo marinig? Sige. Puno ka ba? Sarap mo kasi si... Hi ATM! This is Derek Monasterio and we're about to play Rapid Fire Questions. San Francisco Street. My Way. Champorado. Bugs. Truffle Pasta. Gym Outfit. wala, nag-ano lang, nag-tinigluto, ganun. Simple lang. Michael Jackson sa Budapest, mga ganun. Emote song, My Heart Will Go On. Travel, any European country. Bench Fix Clay Dough. Kale ha? That's a mode. The grip. Comfort movie. Blood Diamond. Oh, comforting sa akin yun. Comforting. Leo. Confident. Perfume. Style. Bradley Cooper. Knock, knock. Ako maba. Yon. Ayos ba? Rehearse po kami, nandun pa rin yung excitement ko. Kasi na-starstruck talaga ako kasi sa Coach PD, nasa namin pinuntaroon kami. Dahil natin pinapanood niya ako sa ibang talisa. Ako po sobrang excited din palagi kasi bagong tips na naman sa mga matututunan namin mula kay Coach PD. Sobrang talino. Ako naman, every time na kinukos siya kami, yung tuwa, yung lambot sa puso na nararamdaman ko, sobra-sobra. Dahil, yun nga, Coach Billy pa na turuan ng pin. Napakalawak ng musika. Sobrang galing. Okay, go ahead. Ganun, natutuwa ko parang tropa-tropa lang kasi yung ano parang yung natural, release. Natural lang. Gawin niya itrat tayo, tropa lang. Kala ko muna masumit eh. Kasi akala ko celebrity na parang mahihiya kami sa mga hero. Mahirap ang makausapin siya. Napaka-approachable. Kung pagiging bida ng kainang Pinoy ang labanan,
hindi magpapahuli sa listahan ng manok. Konting trivia lang, alam nyo bang dito sa Pilipinas, mas maraming manok kesa sa mga tao? Ayon kasi sa Philippine Statistics Authority, tinatayang may mahigit 200 million na mga manok sa bansa ngayon, na mas marami pa kumpara sa populasyon nating mga Pinoy na nasa mahigit 117 million lang. Kaya naman di rin mawawala ang putahing manok saan ka man lumingon. At siguradong sa barangay nyo pa lang, marami ng mga Kanto food stalls na nag-o-offer ng fried chicken. Yung ibang mga restaurants naman, trending at pinipilahan din dahil sa kakaibang timpla ng kanilang manok na sulit sa laki at dami kapag sinerve. Madali kasing lutuin at malasa ang karne ng manok. Kaya minsan, kanin lang ang iparis mo, gin na sa mabilisang kainan. Gaya ng pastel na pinatikim ni Kuya Dex. Ayun. Chef, gisa ko na itong bawang, umpisa natin. Okay, Kuya Dex. Mabilisan lang. Yan natin nung Thai ginger. Okay. At karga na natin itong ating sibuyas. Sibuyas. Marami, maraming sibuyas ang kailangan natin dito. Ito yung ating hinibla-hibla o hinimay-himay. Hinimay-himay natin naman. Mm. Meron pa rin tayong chicken stock dito. Kuha tayong konti. Okay. Para lalong mabuo yung lasa ng manok. Konti lang din ang ating panimpla dito. Toyo lang. Ito sa atin, just 1 tablespoon. Okay na yan. Okay. Pampadagdag din naman, chef. Meron tayong oyster sauce dito. Okay. Saka may konting tamis na ibibigay yan. Eh. Correct. Siyempre, paminta, chef. Okay. Pampasarap lalo, chef, lalagyan ko ng chili. Natin chili. Kung may time ka naman, panalo rin ang manok na pang stew. Lalo na kung may pang malakasang kainan ng barkada. Kasunod niyan, maghiwa ng kamatis, bawang, at sibuyas. Igamit lang din tayo ng Italian sausage. So after natin ma-portion yung ating chicken, mahiwa rin natin yung ating sausage at saka yung iba pa natin mga gulay, season lang natin to ng salt, konting olive oil, then imamassage lang natin. And of course, para hindi lang siya matuyuan, lagyan lang natin siya ng stock. Pwede na natin pasok sa oven. Hi, ma'am! Hi! Hello, 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 hello! Maski nga ang box office queen na si Bea Alonzo, may pinagmamalaking chicken dish na nakuha niya pa sa kanyang ina. Isang unique na recipe ng pininyahang manok. Sibuyas. Garlic. Garlic tayo. Okay. Lalagyan na natin at this point ng pineapple juice from the can of pineapple chunks na mamaya gagamitin natin. Alright. Kukuluan natin siya. So at this point, talagyan na natin yung pineapple chunks. We can also now put the bell peppers. Okay. Hi. That's fine. Lalagyan na natin yung gata. Okay. Mahilig ako sa gata, chef. Spot on. Parang fairness. Yeah. Na-happy ako. Para lang siya ng konting patis. Patis. See? It's spot on. Kung fan ka naman ng hit na hit na Korean restos ngayon, siguradong mai-enjoy mo ang chicken kapag ginamitan na natin ito ng isa sa mga signature Korean condiments na gochujang. We have ginger and leeks. We'll use our blender para pagsamasamahin yung ating luya, leeks, and yung ating gochujang. So
So yung level of spiciness nung inyong parang pinaka-sauce would also depend doon sa preference ninyo. Lagyan lang natin ng pepper bago natin salak. Solid. Ito yung dito lang namin sa Kalipayan Farm na experience so far. Ito yung ating tamarillo. Mukhang bobondat na naman ako mamaya. Hello mga kaayos, this is Kevin Miranda and this is Give Me Five. Gusto ko maging isang aktivista. Gusto ko maging isang rapista. Gusto ko maging isang boksingero or anything na sa martial arts. Gusto ko rin ng any kind of siguro yung mga true to life stories, mga ganun. Action. Yes. Gusto kong mga genre ng pelikula o serye. Siyempre, hindi tayo nangyayon sa comedy, di ba? Pure comedy talaga. Thriller. Psychological. Siguro yung mystery. At saka yung action. Thank you for watching, mga kaayos. Sa lahat po nanonood ng programang ito na ginawa ko yun kay Waki. Pero talagang araw-araw po ko ginagawa sa kanya yun eh. So, napakasaya, of course. Nagulat mo lahat ng naiyak ba? Naiiyak ako kasi may nakita sila lato-lato. Lato-lato, okay lang naman yun. Kasi ano po rin yung lato-lato? Brown and violet. Grabe mo. Kasi nga si Billy, sobrang kulit nito, parang sa Miggy lang. Oo, yun talaga yung ano niya. Pamatay niya. Oo, hindi sa sarap sa bunutan ako. Pasalamat talaga si Jason, hindi ko siya sinabunutan kasi patubo pa lang. Patubo pa lang. Kasi mga singer kami talaga. Yeah. I'm a singer too. Oh. I have an album. Woo! How about you? Yeah, meron din. Meron din akong record. NBA. Gaganti ka ba? Saan nangyari sa'yo? Gaganti ako sa susunod na pagbabalik namin. Yes! Babalik ko kami rito at gaganti kami. Yung hubanin ko lahat na. Kay Jason. Lahat. At hindi ako papayag. Yeah. Kasi wala lang. Yes! My name is Waki Kiray. I am Jason Gainza. Abangan nyo kami sa Sarap Diba! Tawanan to ng bonggang-bongga. At kantahan to ng sagat. Tama! See ya! Wanted a simple look lang for today's work, guesting. Kasi sobrang fan talaga ako ng ano, ng simple, classy, elegant lang, but chic at the same time. Woo! So ayun, most of the time, ako lang nagsistyling sa sarili. Pero kapag work naman, usually my stylist talaga ako. But for today, I've decided na ako lang din yung mag-style sa sarili ko. But my mom does the shopping kasi siya yung mas madalas na lumalabas sa bahay because busy din ako sa work. Almost every day din ako lumalabas sa trabaho. So every time she goes out, like, she gets me stuff. Tapos yun, minimix and match ko lang siya. Woo! This is a gift from Ray. So, ayun. Parang hindi ko siya masyado, hindi ko siya tinatanggal kasi I don't know, it's something very personal to me. So, ayun, it matches my outfit. Kaya lahat ng mga outfits ko everyday, parang hindi ko rin siya natanggal kasi parang bagay naman din lahat. Except na lang kapag susuot ako ng gown or like something dressy or something like that. So
Next sa listahan ng ating top 5 bida ng Pinoy kainan, isda. Bilang isang bansang napapalibutan ng karagatan, di na malayong mahilig tayo mga Pinoy sa isda. Ito rin ang karaniwang pinagkukunan ng hanap buhay ng mga kababayan natin sa mga probinsyang malapit sa dagat. At ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pang-8 ang Pilipinas sa ranking ng biggest fish producer sa mundo. Kaya naman ang kaalaman natin sa paghahanda ng masasarap na putahe gamit ang isda, halos unlimited. Lalo pa't napakarami ring mga kakaibang sangkap na maaaring natin gamit sa pagluluto ng mga ito. Diyan na ang napakasimpleng pritong tilapia na tinernohan ng tinisang gulay. The technique that we need to use here is hindi mo siya ibabagsak doon sa ating pan. Babanlian mo siya nung mainit na mantika. For our side dish, isang mabilis na ginisang gulay. So we have here our eggplant. Konting ampalaya. And habang sinasangkot siya natin yan, saka ako ihahabol yung ating kamatis at sibuyas. And then isasama ko rin sa gisa natin yung ating panimpla na bagong isda. Meron tayo ditong pechay, kangkong at spinach. Kapag inihaw naman ang trip mo, hito ang panalong gamitin. Samahan mo pa ng ginataang puso ng saging gaya ng ginagawa nila sa Villa Socorro sa Pagsanhan, Laguna. We have here fresh hito, and we'll just season this with salt and pepper, luya, and onion leeks. Kapasok lang natin yung sa pinaka-cavity niya, or doon sa chan. Kung magsisigang ka naman ng bangus, pwede mo itong subukang gamitan ng unique na ingredient na tamarilyo. So what I normally do, kagaya ng mga ibang putaheng shinare ko sa inyo, I normally create yung flavor. So bago ko ilagay yung ating pinaka-protein or yung pinaka-fish natin, I would want na may maa-absorb na siyang lasa. Ito yung dito lang namin sa Kalipayan Farm na experience so far. Ito yung ating tamarilyo. And lagyan na rin natin sila. Nakita rin natin kanina yung dahon ng sampalok. Halo ko na rin siya dyan. And season natin siya ng ating patis. Check na natin ulit. Ayan. Ito yung mga na-forage natin. Talbos ng kamote. Sama na rin natin yung ilang red amaranth. Ayan. Yung ating kangkong. And talbos ng ating kalabasa. And syempre, hindi mawawala yung ating siling pangsigang. Pwede mo ring subukan ang pinangat na hiwas. At para sumarap ito, sa halip na kamatis lang ang gamitin, haluan mo rin ito ng ubas. Tatap lang natin siya ng kamatis. And lagyan din natin ng luya. And of course, more ubas. And then season natin ang bagong isda. Pwede kayong gumamit ng patis or asin kung meron kayong mga health restrictions or hindi nyo trip yung medyo mas malansa. And then of course, stock, hugas bigas or tubig. Then takpan, pwede na natin salang. Yeah.
At sinong may sabi na baka lang ang pwedeng gawing kare-kare? Pwede ring isda, syempre! Gaya na lang nitong walang kamatayang kare-kareng tilapia ni Idol TikTok Romeo Katakutan ng Lotgar Farm sa Pampanga. So, aswete muna tayo. So, syempre, hindi yan kare-kare kung wala yung ating peanut butter. Ano? Yan ang magtatamis at saka pangalat. Yan, sabihin na natin yung ano. Yung gata. Gata, yeah. Okay. Purong gata yan. Purong yog. Ayan. Ganagay itong kalat. Mukhang bubuntot na naman ako mamaya. Gagawa lang tayo ng stuff, squash blossoms, pero yung ating filling is gawa sa keso at saka crab meat. So, magkasama na yun. Or Europe. wala kasi akong mapag-emote. Ano bang emote song ko? Taylor Swift. Japan talaga. Lip tint? Swimwear? Kasi pag gano'ng akala nila mahilig ako swimwear, hindi talaga. mga horror movie, the horror films, or mga zombie, World War Z.
mga ganun. Ano yun? Kingdom? Yun. Tsaka yung Train to Busan. Ang dami sinabi. Ayan, marami talaga. Puro zombie films. T-shirt lang talaga. T-shirt, shorts, or t-shirt pants. Taylor Swift again. Hindi eh. Mas... iba kasi yung ano ni Solen, pero si Solen ever since before pa eh. Ang cool niya kasi tas cowboy. Knock-knock. Knock-knock. Who is there? Sanya. 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 Wow! Ayoko na! Ayoko na! Tigilan natin to! Hi ATM! My name is Bryce Yosebdo. Hi ATM! I'm Antonio Vinson. And kamusta kayo? Sweet. Oh, road trip. Road trip. Oh, di ako makapili dito. So both. I both love mountain views tsaka yung parang yung sa beach kasi super fresh tsaka nakaka-relax. So actually nakaka-relax sa mountain. So both. Kung may mga bidang karne gaya ng baboy at manok at samot-saring klase ng isdang pwedeng maging sentro ng putahing niluluto mo, di rin mawawala ang gulay sa mga nagbibigay ng kulay sa Pinoy Food Trip. Mula ba naman pagkabata, tinuruan na tayo sa kahalagahan ng pagkain ng gulay. Kaya sa ulado natin ang lahat ng gulay sa bahay kubo, di ba? Masarap na, healthy pa. Kaya naman maski ang classic Pinoy merienda na lumpiang sariwa, nag-trending among netizens and health buffs. Ay, yung green wrapper, pandan wrapper siya. Yung isa naman, yung dilaw, egg wrapper. Masarap yung ano, sauce natin. Maano siya, mabawang. Saka ano siya, may honey. Pagkasarap-sarap ang ating lumpiang sariwa. Good morning! Morning good! At ang sikreto daw ng masarap na lumpiang sariwa ni Chef Mac, simple lang. Ang pagsisigurong sariwa ang mga pagkain kanyang binibenta. Minsan nga, hindi mo na kailangan pang pumunta sa palengke para makakain ng gulay. Kasi marami sa kanila, matatagpuan mo na sa mismo bakuran mo o ng kapitbahay mo. Gagawa lang tayo ng stuff, squash blossoms, pero yung ating filling is gawa sa keso at saka crab meat. First thing that we need to do is mix our all-purpose flour, then yung ating water, then yung ating itlog. Tapos season lang natin ng konting salt. For our filling, napaka-solid nito. Cream cheese, lalagay natin ng crab meat. Then si-season lang natin ng salt and pepper. Tapos babagsakan natin ng konting chives. With your piping bag, lagay mo lang siya sa loob. Ilang masasarap na gulay gaya ng puso ng saging, kaya ring bigyan ng panibagong lasa ang putahing aksanayan mo na. Nakatikim ka na ba ng pansit na may topping na puso ng saging? So lalagay lang natin yung ating vinegar, asukal, syempre paminta. Pwede na tayo mag-serve. Pero ang pinaka-the best sa pagluluto ng gulay, kadalasan, di mo na kailangan pang pakumplikahin pa. Konting gisa at tamang timpla, panalo na! So meron tayo dito ang kakanggata. Unahin lang natin to. Uunahin natin to kasi gusto natin siyang magmantika.
simplahan lang natin ng oyster sauce. Lalagay din tayo ng ating buko. And some carrots. Baggy beans. Pinapa-flakes. Yung mga burgers nila and sobrang saya ko sa experience na to kasi I get to try the different flavors representing different places here in Rizal. Kaya sobrang pleasure kasi ako yung napili na tumikim nito. Grabe guys, sobrang sarap talaga. Now I know why it's trending. Mga ka-food explorers, after kong maglaway sa pag-uusap namin kanina, Miss Hill, Jill. Makagutom na tayong lahat. Pwede. Okay, go. Nalalagay sa mga bottle ba? Nata di Coco. Let's start with the loyalist. Sana all loyal. Experience ko always great when I'm with my farm to table family kasi they're all genuine and kind. They never let me feel like I'm alone. They always feel like a family. And for this episode, I'm so happy kasi I get to eat again. Yun lang naman talaga, isa sa pinakamasaya akong na-experience sa farm to table. Isa siya sa baboy, manok, isda, gulay. Ilan lang yan sa mga nangungunang bida ng bawat putahing Pinoy. Pero hindi magiging kompleto ang Filipino food experience kung wala ang ultimate bida sa lahat.
ang kanin. Ang rice nagkakaroon ng kakaibang transformation tuwing may espesyal na okasyon. I'll start off with our leg quarters. I'd wanna add in some salt. Isa sa mga na-harvest natin dito sa farm and isa dun sa siguro nagbibigay nung karakter dun sa ating putahe, which is yung ating luyang dilaw. And of course, yung iba pa nating aromatics. We'll add in our onions and garlic. Ilalagay ko na rin yung ating bida na pulilan rice. And we will cook this uncovered. So babalikan na lang natin siya kapag paluto na yung kanin. Ayan, luto na ang ating bringhe with Bulacan Heritage Rice. Chicken biryani, money back guarantee. Sa sobrang benta sa atin ng rice, maski ang mga rice dishes mula sa ibang bansa gaya ng biryani, patok at trending din. Here the Philippines do not like the sobra hanggang. Sobra spicy do not like. They like the medium. So I put the spicy only medium lang. I cook in my biryani by my own way, different any kind for biryani in here. You must love what you're doing. You must have good taste. But biryani can different any biryani in here and anywhere in the world. Isa, dalawa, lima. Oy! Oh! At kung medyo adventurous ka naman, pwede mo rin itong lutuin kasama ang dugo ng baboy para gumawa ng pork blood cake. Chopped garlic goes into our bowl. Andiyan na rin yung ating malagkit. So ganun lang yung pinaka-ingredients natin. Leeks, bawang, syempre yung malagkit. Season lang natin. Ang konting salt, syempre paminta. And yung ating dugo. Kung ayaw nyo ng malagkit, pwede kayong gumamit ng bigas lang. Lagyan lang din natin ng konting sugar. Pwede kayong gumamit ng kahit anong mold. In this case, bowl yung gagamitin natin kasi ito yung pinakaswak dun sa steamer natin. Cover lang natin ng cling wrap. Pwede na natin lagay sa steamer. And pag nag-set na siya, pwede na natin yung hanguin. Pati ang mentor kong si Chef Jean Gonzalez, very special recipe ng pinaupong manok na mas pinastig ng paggamit niya sa bigas. Yan, lagyan natin ng alato oil. Pwedeng ordinaryong oil din. Konting gisa lang dyan sa sibuyas at saka sa achuete oil. So isi-sear lang natin ito. Sear lang natin ng konti yan. Lagyan na natin ng bawang. Lagyan natin ng luya. Okay. So may pagka yung bango ng tinola, okay. Tapos yung pagka woody at saka floral ng achuete, papasok din sa ginisa lang natin, no? Okay, so yung rice ko... Oh, maganda yung touch na ginawa mo. Pinasok mo pa yung ano, yung onions yung ko. Yung onion sa loob. Oo. Talagang pasok na pasok. Shoot na shoot ang lasa niya. Lagyan na natin ng patis. Timpla. Tapos, lagyan natin ng alagaw. Okay. Bagong pitas lang. Ang gagawin nating water, siguro... Same one, measurement to siya. Ito pinagtakal ko sa bigas eh. Apo. Ang gagawin natin is 1:2. Okay. Tapos kung ano man tubig ang meron ng manok at lahat, we'll take care of the total cooking of the rice. Ano mang bida ng Pinoy cuisine ang number one para sa'yo? Mapababoy, manok, isda, gulay o kanin man yan. Ganda! Ang mahalaga ay kung paano napapalawak ng mga ito ang bawat food experience mo. Dahil gaya ng palagi kong sinasabi, ang pagkain ay selebrasyon ng buhay. So enjoy life! Enjoy every food adventure!